So ngayon naman ay magtungo tayo sa resistor. Ito, meron ako dito isang wire wound resistor. At ang value niya is 5 watts, 15 kilo ohms, positive negative 5%. So paano naman natin malalaman kung accurate pa ba or kung tama pa ba ang value ng resistor na to? Yes. So, ito na. Kung mapapansin nyo, ang value niya is 15K. Ayan. So, kung mapapansin nyo, ang value niya is 15K. Siyempre, ang range na gagamitin din natin is merong K. So, maaari itong times 1K. Set natin yung tester natin sa times 1K. Ayan. Next step naman na gagawin natin is pagdidikitin natin yung magkabilang dulo ng test probe natin. Yan. And ika-calibrate natin siya. Papantayin natin siya sa zero. Yan. Pantayin na siya sa zero. Ngayon naman is ikakabit natin yung magkabilang dulo ng ating test probe sa magkabilang dulo rin ng resistor. Ayan. Napansin nyo kung saan tumutok. Ayusin ko lang. And kung mapapansin nyo, ang reading natin sa tester ay 15. Ayan. So, 10. Yung may malaking guhit sa gitna, 15. 20. So, 15. Ayan, 15 times 1K is equivalent to 15K. So, ibig sabihin, okay pa tong resistor na to. Ayan, 15K. Another one. Naman ay ang resistor na to. So, ang value niya is 470 ohm. So, kapag ganyan, ang value nyo is nasa 100, pwede nyo gamitin is times 10. Ayan, pwede nyo gamitin is times 10 or times 1. Limbawa, ang naisip nyong range is times 1 or times 10, times 10. Dito tayo sa times 10. Times 10. So, same procedure pa rin. Kakalibrate natin yung tester natin. Pagdidikit natin ito yung magkabilang dulo ng ating test probe. Yan. And ipapantay natin yung tester natin sa zero. Ayan. Sunod naman natin. Isusukatan natin ito. Ilan ba yung resistance niya? So, 470 ohms. Ayan guys, napansin nyo, ang resistance niya is andito, around 47. So, 47 times 10 is equivalent to 470. Ibig sabihin is, okay pa yung resistor na yan.